Say hi to healthy buhay. Ayun. Magandang hapon po, Senator Riza, and sa mga taga-Central Luzon. Alam niyo, Senator, gusto ko ikwento sa inyo, mula po akong sa Bulacan po, papunta rin sa Kapaga, sari-sari kwento ang aking mga narinig. At iba-ibang sektor ang aking kasama. Ang mga LGBT sector, ang mga HOWA sector, ang mga youth sector. Isa yung mga sinasabi nila, kailangan may isang leader na tatayo para protektahan ang mga magagandang programa para sa mga taga-Bulacan. At alam niyo po, Senador, sa totoo lang po, ngayon po ang dami namin na patunayan na yung mga batas na ginawa nyo katulad po na expanded maternity act, na kung saan po yung mga ibang magulang yung nanay po, hindi na nila kailangan magmakaawa sa mga amo nila para po i-extend yung kanilang leave. Dahil po sa batas na ginawa ninyo, talagang napatunayan po na pero magtatakbol para sa kanila. Pangalawa po, yung expanded solo parent act na kung saan talaga nagkaroon ng boses ang mga solo parent na talaga nabigyan sila ng protekta para sa kanila. At ngayon po bilang isang LGBT at sektor na LGBT, isa po pinahahawakan namin yung inilalaban ninyo yung soldier bill sa Senado. At hanggang ngayon, umaasa kami sa tulong ninyo, sa galing po sa inyo, na kami ay titindig sa inyo at magiging kakampi. Hindi nyo kami makikita sa likod. Makikita nyo po kami sa inyong harapan. At kami ang puprotekta sa inyo. Kung nakaraang election 2016 ay nanalo kayo sa Bulacan, asahan ninyo, mananalo ulit kayo sa Bulacan. Ngayon po, gusto ko sabihin sa inyo na busog po ba kayo? Okay, tatandaan po natin, huwag tayong pipili ng isang leader na gugutumin tayo. Kailangan piliin natin ng leader na bubusugin tayo. Katulad po ni Senator Riza Contreras, na binusog tayo sa programa, binusog tayo sa mga batas na ngayon ay ginagamit natin ngayon. Nakakaasa po kayo, Senator Riza. At ang buong Bulacan, ang iba't ibang sektor, ay kasama ninyo sa laban ninyo hanggang sa huli. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Jason.